At salamat sa Panginoon sa isang pasyon kagaya ito. Isang pagtitipon para sa ating mga magkakapatid na nagiging bahagi ng ating pagpapaalalahanan, pagtuturuan at ang ating paglilingkuran ng mga magkakapatid. Sa tuwing tayo ay mayroong mga pagkakatipon, huwag po natin kalilimutan ang isang mahalagang bahagi nito. Ano man po rin ang pagkakatipon po nating mga magkakapatid, sabi nga po, 18 at 20 ng Mateo, kung saan ang wika, nagkakatipon ang dalawang o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitnan nila. Isang napakahalagang pagkakataon po para sa ating mga magkakapatid na ating laging maalaala na sa ating mga paggawa, kagaya ng sabi ng Panginoong Jesus sa 15:5 ng Juan, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang ating laging pag-asa po ay ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga ganitong pagkakatipon ay maging bahagi din palagi na maalaala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating kasama sa ating mga paggawa. At sa mga ganitong pagkakataon ay ating higit na mapagtulong-tulungan na bilang mga magkakapatid ay sama-sama natin masunod ang aral ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng 13:1 ng Ebreo, mamalagi nawa ang wika ang pag-ibig sa mga kapatid. At sa ganitong pagkakataon na tayo ay mayroong mga pagkakatipon, ang sabi po ng 10:24 ng Ebreo, mga tinginan tayo upang tayo mga Hudyo sa pag-iibigan at pag-ibig gawa. Mayroon tayong iba't ibang mga activities po na ginagawa at sa mga ganitong pagkakataon kagaya ng inyong Bible Fest na ito para sa ating mga kapatid na bahagi ng MCGIU ay isang pagkakataon din naman para sa ating tupak po, ating magignan at ating mga kapatid, tayo po ay makapagsagawa na sama-sama ng pagpapatibayan, paglilingkuran sa isa't isa, pagpapaalalahanan at pagtuturuan, kasabay ng ating sama-sama makapaggawa sa ikasusulong ng ating mga pananampalataya. Dalangin po namin sa Panginoon na kayo ay manatili na masigla sa paglilingkod sa Diyos, na magugol natin ang ating mga kabataan sa pag-alaala sa may nanang sa atin. Kagaya ng sinasabi ng 12:1 ng Ecclesiastes na alalahan mo rin naman ang bigat ang may nanang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyo sasabihin, wala akong kaluuran sa mga iyo. Ang ating buhay at kalakasan ay marapat lamang natin maiibig sa Diyos sapagkat yan ang unang utos na dapat natin masunod. Ang sabi ng Biblia sa 22:37 ng Mateo, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At sa pag-ibig na yan, ay kasama po ang ating kaluluwa, ating buong lakas, kagaya ng sinasabi ng 10:27 ng Lukas, ibigin mo ang wika ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya po, samantalang tayo ay magkabata pa, mayroon pa tayong sapat na lakas upang ating maipakita ang ating mga pag-ibig sa Diyos. Gamitin natin ito bilang bahagi po ng ating mga paglilingkod sa Kanya. Na ang ating mga lakas ay maiibig natin sa Diyos. At hindi sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos na makita sa atin. Kagaya ng sinasabi ng Pananakasulatan sa 12 ng Roma ang ulo na ang sabi doon sa binin ng apostol na si Pablo, mga kapatid, ipinamamanikwan wika sa inyo.
alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya po, bilang mga kabataan sa loob ng pagsasama-sama ito, bilang bahagi ng Members of Church of God the National o MCGI, tayo po ay sama-sama magtulong-tulong na ang ating mga kaisipan, ang ating mga lakas ay magugul natin sa pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban at hindi sa pag-ayon sa mga bagay ng sanlibutan. Kung hindi, ang ating pag-iiba ng ating mga kaisipan, kagaya ng sinasabi ni Pablo, para higit natin mapatunayan ang mabuti at ang kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Dalangin po namin sa Panginoon na kayong lahat ay gabayan at makapagpatuloy hanggang sa kayo ay dumating doon sa lipas ng mga panahon na kung saan tayo naman ay sapit na rin sa ating mga katandaan. Hanggang sa huling sandali ng ating mga buhay at kung hanggang saan ay hintulutan tayo ng Panginoon na makapaglingkod sa buhay na ito ay atin na mapagsikapan, mapagtulong-tulungan tayo ay makasunod sa kautusan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Sa huli, kung tayo po ay papalagi, magkasama-sama hanggang sa isang bibig pa po at hanggang doon sa pangako ng Diyos, may nawalang hanggang. Kasiyahan kayo ng Panginoon at lagi.